Hello mga kapaps, isang magandang mapagpalang umaga po. So ngayon, medyo makulimlim na naman. So ngayon, andito na naman po tayo for our next episode po. So bali, ito na naman pong gagawin natin mga kapaps. So for the second time around naman po ito. So bali, nung nakarang araw, chinek ko na rin po ito. Tinroubleshoot ko kung anong pinaka problema nito. Ngayon, i-recap ko lang po kayo ulit. Balang pinaka problema po nito is kahit kumakarga na po yung pinaka pressure tank niya, pag dumating na sa cutoff na 40, kahit walang gumagamit, nagdi-drain siya. So kinat ko yung pinaka bulb dito para walang pumasok sa loob ng bahay, para ma-determine natin na kunwari walang leak talaga dun sa loob ng bahay. So ang pinaka tubig natin hanggang dito lang, so kinat natin siya. So hindi siya mag-distribute ng tubig papasok sa loob ng bahay. So ngayon, napuno na siya, 40 PSI, ngunit yung pinaka-gauge niya, dito, ito po yung pinaka-gauge niya eh, mga kapaps eh. Nasa 40 siya, walang gumagamit, pero bumababa. So yung pressure bumabalik palabas doon sa pinaka-metro. So ngayon, ang pinaka-suspect ko is itong pinaka-check valve o non-returning supply niya. Ito po yun. Ito po, oh, mga kapaps. Ito yung sinasabing check valve na pag pumasok, hindi siya babalik. So ngayon, yung pressure na nanggagaling dito sa pressure tank is lumalabas. So ngayon, ito po ang gagawin natin. So magpapalit muna po tayo ng check valve. Ang kamalian nga lang o kakulangan sa nag-install nito, hindi siya naglagay ng patente. So obligado tayong putulin. So magre-repiping po talaga tayo. So mamaya mga kapaps, papakita po namin kung paano gawin at yung kalalabasan po. So mga kapaps, simulan na po natin. Abang-abang na lang po. So bali mga kapaps, ito po yung mga gagamitin natin. Sa ano, Wilcon. Doon daw yung binili sa Wilcon eh. Tapos nilagyan na raw ng hangin sa loob. Pinakargaan mo.
pala yung check valve. Ito yung pinaka main problem natin. So ito talaga yung kakabit natin. Lagi lang take note mga kapaps, kailangan po yung araw susundin po ninyo yun, baka magkabaligtad po kasi stopper po yung kabila. So kailangan papasok, sundan nyo po yung araw. Bago nyo ikabit, double check nyo po. Tapos na po natin. Nakapagpalit na po tayo ng check valve. Nakapaglagay na po tayo ng patente. So, yun na po yung itsura ng kinalabasan ng ginawa po natin. So, maya mga kapaps, mga 15 minutes to 20 minutes, try na po natin. So, papatuyin lang po natin yung mga Neltex na nakadikit. So, mas mainam, mga 30 minutes po siguro, para sure. So, maya, try na po natin. So, ayan mga kapaps, bali, natapos na po natin yung gawa natin. At na determine nga talaga natin na check valve nga po talaga o non-returning valve yung may problema. So ngayon mga kapaps, pansinin nyo po, ayan po siya. So hindi na po siya bumababa, hindi kagaya nung unang punta ko po dito. So bali, kahit walang gumagamit, yung gauge bumababa, so nagde-dispose po siya pabalik dun sa metro. Dahil nagpalit na po tayo ng check valve, so wala na pong problema. So check valve nga po talaga ang may problema. So yun mga ka guys. Sana po may natutunan po kayo. So salamat po sa panunood. Sana po sa susunod na vlog ko o video, manood pa rin po kayo. So huwag niyo pong kalimutan na like and share and subscribe po yung YouTube channel ko po, at saka pindutin niyo lang po yung notification bell
para updated po kayo sa mga video kong susunod. So mga kapaps, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panunod. Abang-abang na lang po para sa next video. Salamat po.